Hello guys, Wills here and welcome to WilzTrips. Update video lang ito tungkol dito sa ating fuel injector and carburetor cleaner fuel additive na nilagay natin sa ating Mio Soul I125 and sa aking Mio Sporty. And more than 3 months ko na siyang ginamit guys, and meron akong video nito. Panoorin nyo lang mamaya after ng video na ito, and lalagay ko na lang yung link sa baba. Yan, sa description sa baba. So yun guys, magbibigay lang ako ng feedback kung gumana nga ba ito o hindi. So let's go. Alright, so yun guys. Pero before tayo pumunta sa ating feedback, shoutout muna tayo. Shoutout ako kay Sir Joey Kunan ng Mabalacat, Pampanga. So shoutout sa iyo sir. And shoutout din ako sa Baguio Moto Forums. So shoutout sa inyong lahat dyan sa Baguio Moto Forums. And kay Sir Moto Pao. So happy birthday sa iyo sir. So alright, so yun. So punta na tayo kung ano nga bang feedback na nangyari ngayon dito sa aking mga motor. And sa case naman ng fuel injection guys, kung gumana nga ba siya sa aking MSI, and ibibase ko na lang yon sa aking mga nararamdaman na pagbabago sa aking motorsiklo, specifically sa takbo niya. And sa may Mio Sporty naman, yon binaklas ko yung carburetor nun guys. Since yung carb nun, matagal kong hindi nilinisan. And matagal ko din hindi binuksan yung carburetor. Ngayon, binaklas ko yung carburetor ng aking Mio Sporty. Pagatingnan natin kung meron ba mga build up, kung malinis pa ba, specifically sa fuel chamber nito. And yung sa manifold, binaklas ko rin kung malinis nga ba sa loob, and kung meron mga build up na tinatawag natin na fuel varnish. So ano nga ba yung fuel varnish na yun guys? Ito yung parang yellowish na dumidikit sa ating loob ng carburetor, and minsan nasa manifold, and sa minsan nakikita din natin to sa ating intake valve. Mga yung yellowish na build up and carbon build up and dumi. Nung binaklas ko yung carburetor guys, tiningnan ko yung chamber niya. Yun yung pinakaunang tiningnan ko dahil doon na nag-i-stay yung gasolina, doon una-unang dumadaan yung gasolina, and doon siya nag-i-stay sa ating carburetor. Nung tiningnan ko siya guys, napakalinis. So malinis yung carb, parang bagong-bago pa rin na malinis yung carburetor. And papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung itsura ng maduming carburetor na merong fuel varnish. So ito, carb to nung aking Sporty noon. Papakita ko sa inyo kung anong itsura ng fuel varnish. Ito, guys. Kung ilawan ko para sa inyo. Ayan. Ayan. So nakikita nyo sa loob niya, guys, napakadumi. Ayan. And yellowish siya. Meron siyang mga namuo-muo sa loob. And yan ang tinatawag natin na fuel varnish or mga build up. And saan nga ba nakukuha yan? Fuel varnish na yan. So nakukuha yan guys dahil sa mga chemicals ng gasolina. Dahil sa mga chemicals na yon, nagkakaroon ng fuel varnish sa loob ng carburetor, and namubuo siya. So yun din yung namumuong dumi. In some cases sa mga jettings, kaya minsan nababagado yan. Yun, namumuo rin yan sa ating intake valves and sa ating manifold. So yun yung mga nangyayari kung minsan madumi yung gasolina or hindi quality yung gasolina ang nagagamit natin. So yun yung mga possible na mangyayari sa iyong carburetor, sa iyong motor. So yan, kung sa carb nga meron, di ba? Paano pa kaya sa mga fuel injectors? How much more sa mga fuel injectors? Sa mga injectors mismo. So yun guys, meron din nag-comment yung feedback nila sa mga fuel additives. So babasahin ko yung iba doon guys. Ito kay Sir Joshua Red Busa. Sabi niya guys, effective din naman yan sir. Same lang naman ang mga fuel additives. Nag-try ako ng Tecron sa kotse. Sa observation ko, di siya ay epekto sa unang full tank with additives. Around 16 per liter, kilometer per liter yun. Manila to Zambales. So napakalayo.
kapag naubos o na or paubos na ang fuel, nagpa-full tank ka uli, doon ko na siya nagandaman yung hatak at fuel economy mas tumipid. Manila to Baguio, 23 kilometers per liter. So, Toyota Altis. So, sasakyan niya ginamit, guys. And ito, sabi niya, PS, mas tumahimik din yung makina, yung engine, at hindi masyadong mainit yung makina. So, recommended ito every change oil para sa akin. So, yun. Napakaganda ng feedback. And ito naman kay Sir Roderick Lagsak. Ito, Sir, ang tagal ko nang ginagamit yan. Yung nagpa-FI cleaning ako at body throttle, wala. Ang linis talaga, effective talaga. So, yun guys, binaklas na yung kanyang fuel injector and throttle body ng kanyang motorsiklo. And based sa kanya, napakalinis nung kanyang fuel injector at throttle body. So, hindi siya nagka-problema. Para sa akin naman, sa aking motor, sa MSI, ang mga nagandaman kong pagbabago sa takbo niya ay pansin ko guys, mas naging responsive yung aking motor. Especially pag nag-throttle ako, mas naging responsive siya. And naibiyahe-biyahe ko na to from Baguio to La Union, La Union to Baguio, Baguio to Luna, La Union to Baguio. Talagang nagandaman ko na merong change sa takbo ng aking motor. Dahil yung MSI everyday kong ginagamit yan, panghatid, pangpunta, papunta opisina, pauwi. So, kaya alam ko yung pakiramdam ng motor. So, pag ikaw din, kung everyday mo ginagamit ang iyong motor, alam mo ganyan yung pakiramdam kung may pagbabago. Kung nakasubok na kayo ng fuel additives sa iyong motor, sa iyong sasakyan, or sa kahit anong makina pa yan, comment nyo na lang sa baba guys kung anong feedback nyo. So, kung anong naging experience nyo, kung gumana ba sa inyo or hindi, for better fuel economy. Hindi natin mami-measure yan guys, yung fuel economy. Ako kasi iba-iba yung dinadaanan ko everyday, city driving, and yung dinadaanan ko paakyat, pababa, laging matirik na paakyat. And siyempre iba ang pag-throttle natin pag paakyat, hindi takbong eco lang. Kailangan mong mag-throttle talaga para magkaroon ka talaga ng acceleration, especially dito sa Baguio. Ganun ang mga kalsada kasi dito. And para sa akin naman, kung mas naging responsive ang iyong motor, which means mas naging efficient, kung mas naging efficient ang combustion ng iyong motorsiklo, mas magiging economical din yung makina mo. So yun guys, yun yung ating feedback. Kung di pa kayo nakasubscribe sa ating channel, pindutin nyo na lang ang subscribe button dyan and or dito sa baba at ang kanyang bell notification icon para mauna kayo sa mga new videos natin. Thank you guys sa inyong mga suporta. Ride safe sa inyo. Kung anong trip mong gawin, gawin mo. Basta hindi masamang trip yan. Bye.